may labanan na nangyayari sa ilog na ito. Sa pagitan ng matagal ng residente laban sa isang dayo. Matiyagang nagbabantay sila Jeffrey at Ariel. Inaabangan nila magpakita ang trespasser sa ilog na ito. Mabilis lumangoy at saglit lang daw itong magpakita. Kaya palinawan ng mata at pabilisan ng galaw kapag umangat na ito sa tubig. Nagpaparamdam na ang isang uri ng hayop na dahilan ng pagkaubos ng isda dito. Palatandaan nilang kalutang na ito kapag bumubula ang tubig. Pero hindi ito umangat. Hanggang sa... may biglang sumilip. Isa pala itong Chinese softshell turtle o ahas pagong. Pero mas kilala ito sa tawag na snake turtle dito sa Occidental Mindoro. Mabilis na inasinta ito ni Jeffrey. Pero hindi niya ito natamaan. Sunod-sunod na silang lumulutang. Pero mabilis ding nawawala. Kaya nitong manatili sa tubig ng mahigit 2 oras. Sa pangalawang pagkakataon, natamaan ito ni Jeffrey. Pagkatapos ng ilang segundo, may huli na rin si Ariel. Sunod-sunod na ang huli nila ng ahas pagong. Pagdating sa mga natural na biyaya ng kalikasan, natural din na may mga kahati tayo rito. Pero dito, sa Kaguray River ng Occidental Mindoro, isang peste ang kaagaw ng mga mangisda pagdating sa kanilang mga huli. Dahil ang paborito nitong kainin, mga isda. Ayon sa ilang mga isda tulad ni Mang Jesse, matindi raw ang epekto sa kanila sa pagdami ng mga ahas pagong. Matindi po kasi noong araw po napakarami pong isda dito. Pumunta lang po sa isang bangil na ganyan, may dala kang kawin na baligwasan, may nakukuha po kayo. Ngayon po wala na. Paano nyo hinuhuli itong mga ito? Binabaril po. Hindi po namin alam po kung saan ang galing yan. Since wala na silang mahuling mga isdang tabang, ito na yung ginawa nilang kapalit, yung paghahunt ng softshell turtle. Katuwang na mga mangisda sa paghuhuli ng ahas pagong ang grupo nila Jeffrey. Sila ay Deputized Environment and Natural Resources Officer ng DNR sa San Jose, Occidental Mindoro. Gamit ang airgun o tiksay kung tawagin, mas madali nila itong nahuhuli. Hindi nyo nakikita yung decline sa kanilang population? Parang mas lalong dumadami. Siyempre po, Doc, nandun yung pagkaawa natin sa softshell turtle. Kaya lang, mas nangingibabo pa din yung idea na sila ay invasive at hindi sila ano dito. Kumbaga, hindi talaga sila natural na dito. Affected po affected yung ecosystem, pati yung mga mangisda. So yun nga, wala na rin mahuli yung mga mangisda dito ng dalag. Kaya... native sa China at Taiwan ang Chinese softshell turtle. Ayon sa DNR, dahil invasive alien species ito, pwede itong hulihin at kainin, pero sa humane o tamang paraan tulad ng paggamit ng net. Kaya nilang mangitlog ng hanggang 30 piraso at nangitlog sila 2 hanggang 5 beses kada taon. At halos wala silang predator sa lugar na ito, maliban sa mga tao. Bukod sa ahas pagong, may isa pang malaas na itsura
ang kalaban ng mga mangisda sa kanilang huli. This is a type of eel na naninirahan sa brackish area. Umaabot daw ng 8 kilos itong eel na ito. Sa lungga daw nakatira yon and mukhang may malaki doon. Ang pakay namin ay isang predator ng mga isda, ang marine eel o malabanos. Para siyang moray eel, itong malabanos na ito. Aminado din yung mga fishermen na mahirap katanggali itong malabanos. Itong malabanos na ito, tumitira sila sa mga mud hole ano, na ginawa nila. They ambush the prey. Kaya matalino din sila dahil pumipwesto sila doon sa tabi ng mga baklad. Naglagay kami ng mga pain sa mga lungga ng malabanos. Hanggang dito, ang lalim. Paano nyo nalaman na dito nakatira yung mga malabanos? Malalaman mo po siya kung malinis yan yung butas niya. Ano ba ito? Dumadami ba sila? Kumukonti na? Anong... May ano po, mabilis po sila dumami. Tanda pa natin dito, lagyan po natin ng putik. Ito. Pag nalaglag po ito, yan, kinain niya na po yan. Pagkatapos ng halos 2 oras, meron na raw huli yung mga linagay natin pain. Medyo umunat na yung nylon. And, whoa! There's something! Bags, ikot mo baka, Bags. Tayo. There's something! Oh my gosh. Lumalaban! Matigas talaga yan. Matigas talaga. Ah! Kaya nung hinihila ko, parang antigas. Akala mo, sumabit siya sa batuhan. Dito ba lang yung tinatawag na malabanos? Grabe oh! Look at that oh, imposibleng mahawakan mo siya. Dahil sobrang dulas niya oh. Look at that, oh my god. Oh my god, he's trying to escape. Talagang lumalaban siya oh. Halos kasing haba ako oh. Kasing tangkad itong malabanos na ito. Siguro ang timbang nito nasa mga 2.5 to 3 kilos. Native sa Pilipinas ang marine eel na ito. Isa itong carnivore na ang primary diet ay mga isda. Na-meet na namin itong top predator ng Mangaren River. Ano? Itong itsura niya, yung strength niya, yung haba niya, yung how fierce it looks like. Ano? Mukhang predator talaga, pati mga ngipin niya. Which the fishermen, they consider them as a competitor sa paghuli ng isda. Unlike nung eel, you know, sila yung local species or yung parang nandun lang, natural na nandun talaga sila simula sa pool pa lang. But still, they're not like the softshell turtle, which is the monster invasive species. 2 magkaibang species na kalaban ng mangisda, isang residente at isang dayo. Ang masama, mas nananalo ang introduced species dahil sa kakayahan nitong magparami. It's gone out of control. So yung effect ng invasive species, pag nasakop nila yung lugar ng mga endemic species natin, ang effect nito ay kumukonti yung population nila or pwede rin silang ma-extinct kalaunan. Since tao din ang nag-create ng problem, tao rin ang dapat maghanap ng paraan paano makontrol itong invasive species na ito. Tulad na lang ng ginagawa ng grupo nila, Jeff, yung Harabas team. Walang aatrasan para sa kalikasan. Doc Nielsen Donato. Doc First Ratio, Born to be One. Mga ka-born, mapapanood na ng live ang Born to be Wild sa Facebook, YouTube, and TikTok. Kaya huwag kalimutang i-follow ang aming account sa @BornToBeWild. Kaya like, share, and follow.